Meron silang okoy, barbecue, fried chicken, pritong tilapia, iyilyempo mga dre. Ayun, nakakagutom, no? Pambihira. Ginatan yan? Yes, bro. Bilo-bilo. Meron pa kayo sa order? Ayun, meron. Meron pa. Yeah, isang order. Ano pala to, mga dre, no? Aros kaldo. Sinigang na buto-buto. Dinuguan. Anong tawag dyan, mga dre? Yung pata? Adobong ano? Isang ginatan bilo-bilo? For take-out? For take-out, anong take-out? Medium? Medium. Magkano sa ano? Pork barbecue? $4. $4. Ano ba po yan? Tsaka yung pork barbecue, tatlo. Tapos isang fried chicken. Okay. Tsaka isang langka. Anong size po yung langka? Yung maliit lang. To go na i and dinuguan. Combo. To go. Combo. No. May suman. May maha. May biko. Daming kumakain dito mga dre. Sa plengke. Magkano yung binili natin mga dre? $37.05. Tatlong barbecue, isang fried chicken, isang langka, isang ginatan. Uwi na tayo mga dre. Kasi ano na, alas 11. Makakain, pagtapos kumain mga dre, maghahanap buhay tayo, mag-u-Uber tayo mga dre, no? Sapatos ko pala. Kumain ka na ha, binilihan na kita ng maraming pagkain, baka magreklamo ka pa. Meron ka ng tanghalian, meron ka pa merienda. Kahaano lang namin kasi mga dre, no? Medyo na-late na kami ng uwi kagabi. Kaya na-late na rin kami ng gising ngayon. May nakausap ako mga dre sa Facebook page. Kumbaga nakakatuwa 'to mga dre, no? Kasi sabi niya, dati raw may anxiety siya na makapunta dito sa Canada. Pero dahil sa kakapanood ng vlog natin, ng vlog ko mga dre, medyo ano, kumbaga nawala daw yung anxiety niya, kaya I think mas excited na siya makarating dito sa Quebec mga dre, no, sa Montreal. Kasi yung asawa niya mga dre nandito na, kumbaga susunod na lang siya, nag-aantay na lang siya ng CSQ. Kaya lang, ang problema, magtutumans pa lang yung CSQ niya mga dre, tapos I think malapit na ma-expire yung application niya sa IRCC. Sabi ko parang ano, kumbaga hindi nagkatugma yung date. But anyway, hopefully makarating si ma'am dito ng as soon as possible, no. Tapos sabi niya, may content daw ba ako para sa ano, sa mga baguhan, especially dito sa lugar namin mga dre, no. At naisip ko nga yung pagpa-Pranse mga dre, no. Kumbaga, kung iniisip nyo po at medyo kinakabahan kayo sa pagpunta dito sa Quebec, sa Montreal mga dre, no, dahil iniisip nyo hindi pa kayo marunong mag-Pranse, kumbaga wag po kayong mag-alala, no, kasi sa pang-araw-araw na pamumuhay, kumbaga halos karaniwan naman po dito, kumbaga nagsasalita po ng Ingles. Marami pong ano, bilingual dito sa lugar namin. Hindi ko lang po alam sa ano, no, sa mga ibang part ng Quebec mga dre, no. Pero I think marunong naman silang ano, mag-Ingles. Tsaka kung di sila marunong mag-Ingles mga dre, no, edi tawanan nyo na lang sila, no. Pag hindi nila naintindihan yung tanong nyo sa airport mga dre, huwag kayong mag-alala, kasi I think yung kung sakaling may mag-approach sa inyo o yung immigration officer mga dre, English naman yung mga yan mga dre, no. I think they don't expect na ano, marunong agad kayo mag-Pranse. Tsaka huwag kayong mailang mga dre, no, especially dito mga dre, napakaraming ano,
napakaraming immigrant ang dumarating dito at dito hindi mo na ano eh, hindi mo na makilala kung anong lahi ba yung kausap mo, di ba? Sino ba yung mga Quebecwa rito? Sino ba, minsan even Filipinos, mga dreno, yung tipong akala mo Pilipino yung pala Mexicano o kaya Colombian, yung ganun mga dreno. Tapos madaming dumarating rito mga dreno na mga African na hindi marunong mag-Ingles. Tapos yun nga lang, talagang magaling sila mag-Franse mga dreno, kasi yun yung salita nila sa lugar nila, yun yung advantage nila against us. Pero dito lang yun sa Quebec mga dreno. Kasi alam nyo na yung Bill 96. Pero yung Bill 96 mga dre, kasi meron dong sinasabi na parang especially sa healthcare mga dre, no, o sa mga government agencies, na after mong 6 months na mag-land sa Quebec, tapos parang nakipag-communicate ka sa kanila, nakipag-usap ka sa kanila, dahil 6 months ka na rito, kumbaga ang pakikipag-usap nila sa iyo dapat Franse na. Parang ganun mga dre, no. Pero in my case, 'di ba? Ilang beses na ako nagpunta sa ospital. Kumbaga, nagpunta ako sa SAAQ sa kuha ng lisensya. I mean, English pa rin mga dre, no, kahit pinapransin nila ako. I'm sorry, I cannot speak French. I don't know how to speak French. So, English yung ano, yung the way ng pakikipag-communicate nila. So, I mean, huwag kayong kabahan mga dre, no, o mga ma'am, yung mga asawa nating papunta rito, 'di ba? Yung mga asawa niyo po. Wala silang pakialam mga dreno, kasi kumbaga pang araw-araw na pamumuhay rito, araw-araw na pakikipag-usap sa mga tao, sa mga baguhan dito sa Canada, parang natural na natural dito yun mga dreno. And hindi nila masyadong bibigyan ng pansin yung ano, yung kaba nyo, hindi nila mapapansin yan. Pero in one, siyempre in one way or in one point mga dreno, kakailanganin nyo talagang ano, mag-aral ng French, especially kung mag-a-apply kayo ng ano rito, ng pagka-PR sa Quebec mga dreno. Yun, house, trucos of housing mga dreno. Napanood ko si Drace Canada vlog mga dre. Yung iba kilala po siya, yung iba hindi. Bilib ako sa kanya mga dreno, kasi kakagraduate niya lang sa dito sa Canada mga dreno. Nakapasok siya ng Canada under study permit. Nakagraduate siya. Pagka-graduate niya mga dreno, nakaipon na sila ng sapat na pera para makapag-down at makabili ng bahay. Hindi pa siya PR mga drea. Parang mula nung nag-aral siya hanggang nakabili ng bahay, parang 2 years lang or 2 years. Wala pang 3 years mga dreno, nakabili na siya ng bahay. Tapos sabi ko, wow, nakakabilib mga dreno. Imagine, nag-aral ka pa, yung pinang-tissue mo, di ba? Tapos, alam mo yun, biglang nakabili ka ng bahay. Ganun siya kagaling, mga dre, no? Tapos, nung sumunod, napanood ko naman, parang ano, mga dre, kumbaga, kinapos sila sa finances dahil sa bahay, hindi niya na-anticipate yung mga gastusin, mga dre, no? Maliban dun sa down payment, sa closing, ano ba yung may tawag sila dun eh. Basta mga dreno, yung may kinalaman sa pagbili ng bahay. Tapos sinabay niya yung pag-ano ng business niya. So, yun, medyo nakinapos sa finances noon. Sabi niya nga, nagkautang na siya ng 15,000 yata sa credit card mga dreno. Tapos yung basement niya under renovation pa. Tapos sumunod noon mga dre, pinaliwanag niya naman yung thought process sa pagbili nila ng bahay. Kasi kinumpara niya nga mga dreno yung renta niya dati kumpara sa binabayaran niya ngayon sa bahay niya mga dreno. So dati nga 1,000 lang daw yung rent niya. Tapos nung nag-mortgage na siya mga dreno, may bahay na siya, umabot na ng 2,900 yung binabayaran niya sa mortgage niya mga dreno, kasama na dun yung mga taxes tsaka yung mga iba pang bagay mga dreno. So imagine, 'di ba? Kumbaga from 1,000 na nangungupahan ka, all of a sudden may bahay ka nga pero 2,900 yung binabayaran mo. Labas pa doon mga dre, yung binabayaran niya sa sasakyan, yung binabayaran niya sa anong tawag dito? Yung gastos niya sa groceries at iba pang pang-araw-araw na gastusin mga dre, no. Parang nabanggit niya yata sa isang vlog niya rin na ang monthly
monthly expenses nila mga dre, no, parang pumapalo ng ano, nasa 5,000 ba? Hindi ko ma-pinpoint kung magkano, pero nasa ganung range mga dre, no, yung cost of living nila, owning a house plus may sasakyan plus may ano, yung mga groceries and etc. mga dre, no. Maraming ano mga dre, no, kumbaga maraming bumabati ko sa kanya kasi daw yun nga, no, bagong-bago ka pa lang dito, nagmadali ka, bumili ka ng bahay, nag-upgrade ka ng sasakyan kasi nga dati sedan lang yata yung sasakyan niya mga dre, no, sedan, tapos nag-upgrade siya kasi nga gagamitin niya sa business. Tapos sinabi niya rin mga dre, ang maganda ron, maganda yung plano niya mga dre, no, at sabi ko nga, no, kumbaga I'm rooting for him, no, kasi ano eh, ang tapang niya mga dre, no, ang tapang niya talagang. Sabi nga mga dre, fortune favors the bold, 'di ba? Ang tapang niya, kumbaga planado, kumbaga calculated na 'yung gusto niya mangyari mga dre, no. Bumili siya ng bahay hindi lang para tirhan kundi investment, 'di ba? At iniisip niya na after na matapos 'yung basement niya, magde-generate 'yung pa, 'yung pagpapaupa niya ng mga kwarto ng mga at least $2,000. So kung ang mortgage nila is 2,900 na lang manggagaling sa out of pocket nila dahil nga meron silang pumapasok na 2,000 sa pagpapaupa. Yung ganun mga dre. At nangungupahan sa kanya yung kapatid niya, nangungupahan sa isang kwarto for $650. Walang kapatid mga dre. Kasi nga, di ba? Yung kumuha ka ng bahay para ano eh, di ba? I mean, okay, kung hindi sa'yo nakatira yung kapatid mo, uupa din siya sa iba, magbabayad ng mas mahal, so why not umupa sa'yo? Tapos libre na daw lahat. Yung ganun mga dre. I mean, di ba ganun kagastos yung magkaroon ng bahay dito mga dre, no? Tsaka, ano bilib ako kay Dre mga dre, no? Kasi kumbaga, sinishare niya lahat. Wala talaga siyang tinatago mga dre, no? Kumbaga, yun ang pagkakaintindi ko mga dre, ha? Sinasabi niya lahat. Especially doon sa pera mga dre, no, kung anong sitwasyon niya ngayon sa pera. Kumbaga, alam niyo yung mga dre, hindi siya nahihiyang i-admit o i-share sa mga audience niya yung pinagdadaanan niya ngayon mga dre, no, kasi nga somehow at least matuto kayo, 'di ba? May nagsasabi na ano, kumbaga naguguluhan sila kasi how come na you're supposed to be financial literate. By the way, si Dre po is accountant, 'di ba? You're supposed to be financial literate, yung mga advices mo and blah blah blah, and yet how come na ngayon baong ka sa utang sa credit card? Parang ganun mga dre, no. And sabi ko naman, sino makapagsasabi na hindi mo pwedeng sabihin ano eh, masama yung ginawa niya mga dre, no? Time will tell. Kasi nga kung mag-boom mga dre yung mga iniisip niya, kasi may mga business siya in mind. Kumbaga yung cleaning services niya, tapos meron pa siyang online business yung sa pagtulong sa mga estudyante mga dre. Kumbaga sabi ko nga magpatuloy lang siya, at kung umayon lang sa kanya yung ano mga dre, yung pagkakataon, mabigyan lang siya ng break na maganda. Yayaman si ano eh, yayaman si Dre mga dre, no. Kasi kumbaga alam niya yung gagawin niya eh, di ba? Yun lang talaga minsan sa lahat naman ng bagay mga dre, no. Kahit gaano nating kaplano, kaplanado yung isang bagay eh, something will go is ba always. Basta may iba ng landas mga dre, no. At least babawi ka naman, 'di ba? Yun yung mahalaga doon. Kaya good luck kay Dre, no. Ito para baka ano to, one day umaman to. Pero yun nga mga dre, no. Kumbaga ganun talaga eh, 'di ba? Kumbaga minsan parang isang paa mo nasa bankruptcy. Yung isa, parang ano, nasa 50-50 mga dre, no. O minsan lamang pa nga yung ano eh, yung alanganin eh, baka 60 pa yung alanganin tapos 40% lang yung success eh, 'di ba? Pero continue lang, no. Sino makakapagsabi na yun nga, no, pag nag-click lahat ng naisip niya, 'di ba? Yayaman sila. Yung ganun mga dre, no. Anyway mga dre, yan ang ano, yan ang the true cost of owning a house in Canada mga dre, no. Tulad nito, no. Ito ano pa to mga dre, no. Hindi pa pala pinaparenovate to kasi ewan ko lang kung lumabas na yung desisyon tungkol dito. Kasi nga mga dre, no, para po sa kaalaman ng ibang nangungupahan dito sa lugar natin o sa
Ewan ko kung sa Montreal lang o sa Quebec. Kumbaga dahil nangungupahan po kayo, once na nasunog yung inuupahan nyo, somehow po may pananagutan yung may-ari ng bahay na tulungan kayo. Let's say sa pagpapahotel or makahanap ng lilipatan. At least, yung ganun po, no? Kasi po, ano eh, naka-insured yung property niya. So somehow, nandun po yung liabilities niya sa inyo dahil may kontrata po kayo. At yun po yung inahabol ng mga tao rito na kasi nung nasunugan sila, parang wala man lang nang galing na tulong dun sa may-ari ng bahay na to, mga dreno. Parang, sige na, humanap na kayo ng mga bahay nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun, mga dreno, at yun yung hinahabol nila ngayon. At humihingi sila ng compensation dahil sa pangyayari na yun, mga dreno. At yun, pag na okay na to, pag na-settle na, I think mag-i-start na yung renovation na ito, mga dreno. O yung makeover niya. Ano bang tama? Anyway, mga dre, mabiyahe na tayo, no? Dahil ang oras ay 11:20 na, mga dre, no? Mag-u-Uber na tayo. Kahapon, mga dre, ang ganda ng kinita ko. But no network connection. Dalawang deliver lang ako kahapon, mga dre, no? Okay, that's it. Online? Okay, online na tayo. Kahapon mga dre, nakadalawang deliver lang ako. Pero kumita ako ng 60. 60, 64 ba yun? Isang $20 mga dre, no? Tapos dinagdagan niya yung tip ko pagka-deliver ko. Ginawa niyang 21. Yung isa, 36. Pagtapos ko nang i-deliver, ginawa niyang 40 plus mga dre, no? Kaya happy ako mga dre, no? So pag ganun-ganun lang kahit paano, nakakadagdag sa panggastos mga dreno. Ano lang, tiyagaan lang. May nagtanong sa akin. Sino man nagtanong sa akin? Sabi niya, ano bang gusto mong ma-achieve diyan sa ginagawa mo? Kasi nga today mga dre is Sunday mga dreno, Sunday. Ano bang gusto mong ma-achieve sa ginagawa mo? Napaisip ako, napahinto ako mga dreno. Ako ano nga ba? 'Di ba? Parang ilan ba anak mo, 'di ba? Parang ganun mga dreno, ilan ba yung pinapadede mo? Parang ganun. Eh kasi mga dre, kumbaga nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, no. Kumbaga masaya, mabilis yung oras, 'di ba? At sabi nga nila mga dre, the time you enjoy wasting is not a wasted time. 'Di ba? 'Yun ang excuse ko mga dre, no. Kasi may nagsasabi na nagsasayang ako ng oras sa ginagawa ko, 'di ba? For a minimal amount of money, ginagasgas ko 'yung sasakyan, nagsasayang ako ng oras, 'di ba? Gasolina, pagod. Ano po, masaya naman ako kaya 'yun, no, palagay ko okay na 'yun na excuse para magpatuloy ako sa ginagawa ko. Besides doon, kahit paano, 'yun nga, no, nakakakuha ako ng pambili-bili ng pagkain, 'di ba? Ng ulam, ng panggas. Kikita ako para may pambili ng gas, 'yung gas uubusin ko para kumita uli ako. Ang galing, 'di ba, mga dre? Pero ano pa rin eh, kahit paano, panalo pa rin, 'di ba? Kahit konti lang 'yung kinikita, mga dre, no. Tsaka besides, nakakapag-content ako, nakakasama kayo, 'di ba? Nakikita niyo 'yung mga ilang lugar dito, at least, 'di ba? At higit sa lahat pala, mga dre, no, natutuwa akong marinig sa mga comment na kumbaga, pag may nadaanan akong isang lugar, sasabihin nila, naaalala nila nung panahon na nandito pa sila or nung dumalaw sila, 'di ba? Yung ganun, kumbaga somehow mga dre, isa 'yon sa fulfillment ko mga dre, no, yung sabihin niyo sa akin na ay dati diyan ako nakatira, parang ganun, o kaya dati diyan lang ako naglalakad. Yung ganun, natutuwa ako na marinig 'yon mga dre, no. Kaya maraming salamat po sa nakaka-appreciate sa video natin at sa nagsasabi na walang kwenta yung video, kundi puro tawa, is mamatay kasi inggit. Ganun lang yun, no? If this video bring nothing, di ba, para sa'yo, then move on, di ba? I will not say sorry kasi maybe it's not really for you, di ba? Yun mga dre, no? Uber na tayo, antay-antay mga dre. Sana okay lang kayong lahat mga dre, no? At yan, mahangin, no? Dapat, mga dre, yung panahon ngayon is kasagsaga ng init, mga dre. Kasagsaga ng humid. Pero hindi ganun yung nangyayari ngayon, mga dre, no?
malamig sa umaga, sa tanghali medyo iinit ng hanggang 25, pagdating sa gabi 18, 16, yung ganun mga dre, no? Ganyan yung weather natin eh. We don't have to start the day yet.